yun. So once again, Sir Jordan, maraming maraming salamat sa opportunity and dun sa pagtanggap ng invitation ko na magkaroon ng isang magandang discussion as opposed to sa mga comment-comment na sabihin nating syempre medyo may pagka misunderstood, medyo magiging magulo talagang usapan kapag ka sa online lang na comment, ano? Yeah. Kaya di ko nga pinapatulan na lang yung iba kasi arbitrary naman. Arbitrary and nakakapagod mag-reply. Yung tipong sabay-sabay sila. Sabay-sabay, tapos minsan nawawala na yung essence ng discussion, you know? Yeah, yeah, basically. So, yun sir, i-introduce lang ka sir sa format ng aking ginagawa sa Pinoy Atheist Discussions na channel. Which by is, the way, wait lang. Paki-inform muna yung mga audience natin na ang host ng program na to ay ikaw. Ah, oh, yun. That's, okay. Yun nga sana yung sasabihin ko sa'yo. Oo, kasi baka ano sila, magtaka sila na since ako kasi ang naka-live coverage, mag-isip sila na ako yung may host ng program at isipin nila na dahil ikaw yung nagtatanong, etc. Et yeah, oo nga. So, maganda na malinaw sa audience natin. Yun. So once again, sa mga nakikinig sa aming live discussion, ito po ako si Mar ng Atheism in the Philippines. Kasama ko po ngayon si Sir Jordan ng The Christian Worldview Project. No? Ang for the meantime, since incapable ako na mag-host, nagpapasalamat tayo kay Sir Jordan para siya ang mag-stream live nitong ating discussion para na rin mapakinggan ng marami nating mga interesado sa mga ganitong topic. Ika nga. Yeah. Ayun. So, konting plug lang. Kung mabibisita nyo sa Facebook, sa si Christian Worldview Project, type nyo lang siya doon. Makikita nyo siya. Like and follow their page for interesting discussions. Mm-hmm. Ito siya. And like nyo na rin si Atheism in the Philippines Facebook page. So, from time to time, it's either dito or sa page na yon, magkakaroon tayo ng mga discussions with fellow non-believers and ating mga Christian and theist friends na gustong magkaroon ng meaningful discussions sa mga ganitong bagay. Mm-hmm. All right. So sir, ang yun nga, tulad nga ng sinabi ko kanina sir, ang gusto kong maging format nito is to know what you believe, you know. Kung ano yung pinaniniwalaan ng isang Kristiyano. Dahil sabi aminin natin, ito ang pinaka missing sa isang diskusyon pagdating sa relihiyon. It's all about this one side, it's all about this other side. Walang pagkakaintindihang nagaganap eh. I don't know if you agree to that. Pero yun yung nakikita ko kasi sa tagal kong ginagawa tong mga ganitong discussion online. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance na makakausap live ng mga interested people like you to discuss belief about God, religion, atheism, etc. Ayun. So, siguro sir, konting background, kamusta ka sa ngayong ating quarantine? Salamat sa Panginoon at naiingatan naman niya kami at ng pamilya ko at yun, mga mahal sa buhay and friends. Yun, I praise God for that. At merong ano naman sa budget naman at sa nakakain eh sumasapat pa naman, salamat din sa Panginoon. Yun. Mabuti naman. I hope ganun din kayo dyan, sir. Sa amin naman yung ipon namin is holding up. Meron namang work from home arrangement, so tuloy-tuloy ang pasok ng salary. Nakakalungkot lang sa mga taong hindi nabibigyan ng chance na you know, ituloy pa rin yung kanilang mga hanap buhay dahil dito sa ating trying times. Pero if I may say so, medyo advantageous ang quarantine because nagkakaroon ng time yung mga tao na mag-focus dun sa mga bagay na hindi nila naku-focus dahil sobrang busy. You know? I'm not dismissing yung suffering ng iba dahil wala na silang may pakain. No? Mm-hmm. Pero that doesn't cancel out yung other side, which is yun nga, beneficial sa ibang tao in terms of nagagawa nila yung mga gusto nilang gawin. Mm. Pero don't get me wrong, this quarantine is killing all of us, really. Yeah, financially and, you know, physically, mentally.
Ayun. So, yun, I'm glad sir na yung situation natin dito is good for the both of us. So that we can do these things. So siguro let's get into the meat of our discussion. Okay. Ang belief mo sir is presuppositional apologetics. Ba? Yun yung method ng apologetics na ginagamit ko. Yeah. So ang let igawan natin yung distinction yung theistic belief at saka yung method ng defending that theistic belief. So, komportable ka sir na tawagin mo sarili mo na isang Christian? Yep. Christian presuppositionalist. If we may anong tawag dito? If we may specifically have a nickname, for example, yun. Oh. May ano ba? May gusto kang i-attach na sekta? Or any classical na sub-religious group na itatawag mo sarili mo, let's say Catholic or Baptist? Well, sa community siguro ng mga Reformed Christians, yan. Sa community ng mga Reformed Christians, hindi ko alam kung gaano karami yung nag-hold sa presuppositional apologetics. Kasi hati naman yun, meron talagang iba na gumagamit ng classical type. In fact, meron kaming mga heroes of faith like R.C. Sproul na gumagamit ng mga classical type of apologetics. Sa amin, pinag-uusapan din namin yun, which apologetic method really hindi lang really works, pero which apologetic method is the biblical one. So yun, since na as a Christian, we view the Bible as our ultimate and final authority. Yun. Okay. Kasi I'm sure hindi kayo nagsimula sa pagiging presuppositionalist kasi evidentialist ako dati. Yeah, hindi kasi siya sikat dito sa Pilipinas. And even though in the United States, konti lang yung proponent ng presuppositionalism. So, ano yung dati mong paniniwala, specific paniniwala about Christianity? And paano mo na-discover ang presuppositional apologetics? During my outward calling days siguro, tinatawag natin, nag-start tayo sa isang church na kung saan ay hindi talaga siya biblical church. May nakilala akong isang pastor, and then inintroduce niya sa akin ang isang preacher na si Paul Washer. I hope na ano mo rin siya, mailagay mo rin siya sa lineup mo to listen Paul to. Washer. Paul Washer, mailagay mo rin siya sa lineup mo to listen to. He's a great preacher. And then, after that, namulat ako sa katotohanan. Salamat sa Panginoon. Ginamit yung ebanghelyo na yun. Then, of course, hindi pa ako knowledgeable sa apologetics that time, but I really have this desire na may share ang katotohanan pagdating sa mga unbelievers. And then, I became a fan of William Lane Craig. I think, parang majority sa mga naging Christians ata, even Roman Catholics, ay naging tagasunod or follower ng apologetic type na hawak ni William Lane Craig, which is the Thomistic type, or gumagamit siya ng kalam. Kalam, cosmological argument, etc., etc. Yun. And then, last, kailan ba? 5 years or 6 years ago, before I became a philosophy teacher, nag-aaral na ako about apologetics. And then matagal ko na ring sinusubaybayan si Dr. James White. Maybe you can also line that up to your gusto mo siyang pakinggan. And then naging ganun yung mind ko, naging focused siya sa scripture, unti-unting nare-reform. Hanggang sa I started reading Cornelius Van Til and Greg Bunsen and si Cy Ten Bruggenkate na discover ko din. Later ko na siya na-discover, pinaka-huli na ata. Si Jeff Durbin muna yung nauna bago si Cy Ten Bruggenkate. Yun. And I always have this mindset to engage with unbelievers.
And meron akong passion para makipag-usap sa kanila ng maayos, hindi yung magpo-post lang ng mga memes sa Yeah, kanilang mga agree. comment sections. And Yeah. yun lang nakakalungkot, no? In fact, after the video reaction review doon sa isang post na nasaan ang Diyos or ilabas niyo yung inyong mga Diyos, oo, ang dami ngayon mga nagko-comment. Ang dami ngayon mga nagko-comment regarding doon. Tapos, ang mga comment naman ay mga hindi Walang naman talaga kwenta. substantial. Walang Hindi hindi naman ka talaga. pupulutan ng aral. Oo, so, mauubos yung oras mo, kakapaliwanag. And basically, yun. Hindi na lang natin pinapansin. And nananalangin na lang kami na sana mabuksan ng Panginoon kanilang isipan. Gamitin yung page para sa pagpapalaganap ng katotohanan. At isa to sa mga means natin na kakaroon tayo ng ganitong program. Yun. Yeah. Yung sabi ng mga binanggit mong pangalan, kailangan ko pa silang i-research kasi honestly, ang tanging kilala ko lang na pangalang binanggit mo is Saiten Brugenpate, which is arguably yung nagpasikat in the modern sense nung presuppositional apologetics. So, may konting background ako naman pero I really wanna hear kung ano yung side mo pagdating sa presuppositional apologetics. Paki-describe sa ating mga listeners kung paano makipag-argue using presuppositional apologetics. Siguro bottom line dito is we argue starting from the presupposition that God exists. And without Him, we cannot prove anything. We cannot make sense of everything. We cannot make sense of truth. We cannot make sense of science. We cannot make sense of reason, logical absolutes, our senses. Yun. When we say everything, everything. Everything including logic. Yeah, including all things, because in Christ are hidden all things. Yun. So nabanggit mo kanina, sir, na tawag dito na naging follower or naging natuto ka siguro kay William Lane Craig. At first, yeah. Oo. Pero siya ay evidentialist, di ba, sir? Siya nga po ay evidentialist. Before talaga ako naging presuppositionalist, dumaan talaga ako sa pagiging evidentialist. How would you say, paano mo i-define ng pagiging evidentialist? Normally kasi, di ba, kapag nakikipag-usap tayo sa atheist, parang kung visible nga lang yung caption na lumalabas sa mga utak nila, sumisigaw yun ng evidence, evidence, evidence. Oo. Kung nanonood tayo ng mga cartoon days natin. Yeah, yun yung thought bubble nila. Oo, yun yung thought bubble nila. Evidence, where is the evidence? So, as a Christian that time, nung ako ay follower pa ni William Lane Craig sa kanyang apologetic type of or apologetic methodology, I provide evidence. Pero it seems to me na parang nagiging ano siya. Sorry to say pero parang nagiging meaningless ang discussion. Na-realize ko lang nung naging presupp na ako is because evidence is subject to one's presupposition. Ang atheist ay merong pre-belief, they take to the evidence. Yung pre-belief na 'yon, itong atheist na 'to, meron siyang pre-belief na pinangahawakan niya na ito ay ultimately true. At yun yung ginagamit niyang lenses. Yun yung ginagamit niyang lenses para tingnan yung isang perceive evidence. Oo. Si Christian naman ay meron ding sariling presupposition na lenses na din. Lenses would you din. Say? Oo. For example, if we look at fossil, di ba? Fossil. Kapag katiningnan ni atheist yun, pwedeng ang maging conclusion niya is resort of evolutionary process. Pero pag kay Christian, tiningnan niya yun, result of Noah's flood or something like that. So, ang nangyayari, hindi nare-resolve yung issue. Para sa akin kasi, nare-resolve ang issue between Christians and atheists. And it can be resolved if we can make sense of our worldview that we are standing on. So, ang pag-uusapan, kung ikaw ay isang presuppositionalist, ang pag-uusapan ninyo, hindi yung evidence. Ang pinag-uusapan ninyo is yung pre-belief or yung presuppositions ng bawat worldview.
which presuppositions really make sense. For example, magbibigay na lang ako ng halimbawa. Marami ang nag-o-object sa Bible. Let's say, for example, the Bible has many alleged contradictions. Diba? Common yun na nakikita natin doon. May moral contradiction din, na genocide, etc. Or moral ina-accuse something na merong moral inconsistencies. So from there, we argue based on presupposition, we would like to know how atheists make sense of morality. Para sabihin nila, kumbaga, basically para mag-object sila sa morality or inconsistency ng worldview ng Christians, we would like to know how in an atheistic worldview, they can make sense of the logical absolutes or tinatawag natin na laws of logic. Ang laws of logic kasi ay merong three characters or attributes, kung tawagin, they are immaterial, unchangeable, and universal. I don't know if agree ka doon. We'll talk about that later. So, merong certain na attributes ang laws of logic. So, how can atheists account or justify for the laws of logic? In the same way with morality. So, instead, we argue for this evidence at patunayan namin na ito dahil pareho naman nagpo-provide ng evidence ang Christians at ang mga atheists. Si atheists ay nagpo-provide din ng kanilang scientific proof daw ng evolution. So, nagkakaroon lang lalo ng problema dahil subject to their differing presuppositions ang bawat evidence na pinipresent nila. Yan. Okay, sir. Actually, yung binanggit mo kanina, sir, evidence depends on the presupposition. Diba? So, sa subject. Madaling salita, it is subject. Presupposition. So, sa madaling salita, ang yung ebidensya at yung pagtingin natin, pag-interpret ng ebidensya ay nakadepende, is that the word? Ay nakadepende doon sa ating presupposition or yung sa primary assumption natin, doon sa pre-belief. Pre-belief. Doon sa dati munang pinaniniwalaan. Or yung presupposition, framework. Ang presupposition kasi by definition is a pre-belief that is held to be true before any argumentation happens. Okay, okay. So, would you say yung definition mo, sir, na presupposition or pre-belief, sa madaling salita, pwede natin siyang sabihin yung framework mo kung paano mo ina-assess ang mga bagay-bagay? How you perceive reality. How you perceive reality. Exactly. Tama, sir. So, yeah. Definitely agree ako dun, sir. Tawag dito. And yung sa sinasayang pa, sir, kanina, which is yung kung anong presupposition yung nagme-make sense. Yep. Actually, yun ang pinaka root of the question na napakadalang itanong pagdating sa debates ng relihiyon. Debates ng between atheist and theist, believer, non-believer, ang hindi nila na itatanong kung ano bang mas nagre-reflect sa reality. Yung paniniwala mo ba is consistent with the real world or not? Diba? So, ultimately, since atheist ako, theist ka, sir, doon tayo magkakatalo talaga. Eh, no? Yeah, napakinggan ko nga slightly yung debate niyo with Mark Stephen? The Aristotelian argument for the existence of God. Yeah. Meron kang ano doon objection sa kanya na yun nga about reality. Inirerelate mo sa reality yung mga nung nag-start na kayo mag-cross-examine. So yun. Yun. So I guess salamat, sir, at naintindihan mo rin yung ano ko, sir, although I think we disagree, but thank you for acknowledging that. Ang kwan ko, sir, ang next kong question is, sa tingin mo ba yung evidentialism, which is yung pakipag-argumento kung may Diyos man o wala, na nakadepende sa ebidensya, is inferior versus presupposition apologetics, yung magdedepende ka sa pre-belief mo? Objectively speaking, siguro, masasabi ko na superior ang presuppositional apologetics. Why? Hindi dahil sa method, okay? Why is it superior than classical apologetics? Is because ang presuppositional apologetics ay base
talaga sa scripture. So we use the presupposition that God exists. We start from the presupposition that God exists and then reason. Ang classical apologetics kasi, they start from reason to get to God. We don't reason to get to God. We start from God and then reason. Okay. Parang katulad yan nung sinabi ni Salkenburg and Kate, no, na pag ginagawa yon ng isang evidentialist, nagbi-build up siya ng evidence para ipunto sa Diyos. Uh-huh. Ang nangyayari is tao ang nagiging husgado. Mm-hmm. At kinuhusgahan nila kung may Diyos ba wala. We became the unbelievers, the judge. At saan ba natin na kumbaga by analogy ni Seitenberg and Kate palagi, saan ba natin nakikita ang pagpe-present ng evidence, 'di ba? Sa court of law. Yes. So if we present evidence to an unbeliever, we make them the judge. Yes. Okay, so tawag dito. Ang hihingin ko sa'yo, sir, is yung siguro yung formal statement mo about presuppositional apologetics. How you come, paano mo masasabi na may Diyos using presuppositional apologetics? And then siguro itatry nating himay-himayin kada isa. Okay, gaya ng sabi ko kanina, we start from the presupposition that God exists, and without it, we cannot prove anything. Or mas kilala siya sa tinatawag natin na argument from the impossibility of the contrary. You can put that in your notes, yung argument from the impossibility of the contrary. That it is impossible to prove anything or everything without presupposing the Christian worldview. At sa mga na kakausap namin ng mga atheist, lumilitaw talaga siya na the very presupposition of atheists, lumalabas talaga that they are image bearers of God. Yung tipong nag-complain sila about moral inconsistency. Mm-hmm. So kami sa mga Christians, we can make sense why ang isang atheist ay nagrereklamo na bakit itong batang ito may sakit, bakit ba tayo may pandemic, bakit nagko-complain sa evil ang isang atheist. So in the Christian worldview, we can make sense of that because God is our starting point. Siya ang aming basis sa morality. Alam namin na masama ang magnakaw because God is not a thief. Yun ang basic presupposition ng isang presuppositionalist Christian. Okay, sir. Ganito ang gagawin natin, sir, sa ano natin. So, given what you said, base sa iyong mga sinabi, subukan ko siyang study based on my worldview. Mm-hmm. Okay. So, kung ibabase ko sa presupposition ko, so, syempre, I will have to disagree with you on that. And then, once na I have my say, siguro we can have a short simulation. Siguro. Sabihin natin short discussion. Uh-huh. And then titingnan natin kung if it can lead to a formal debate. Yep. Okay, Ben, sir? Yeah. No yun. Problem. Okay. Sige. So, actually informal kasi hindi moderated. Sabagay. Pero pwede nating ipaset kay Discourse of Pinas if you want. Yun yung ibig kong sabihin. Oo, yun yung ibig kong sabihin. Okay. If you are willing to do that, I will try my best para to live up to your expectation, I guess. No problem. Sige, sir. So, presuppositional apologetics, nabanggit mo na yung mga statements kanina. I guess, sa side ko, sir, nag-agree ako kanina nung sinabi mo na evidence is subject to our presupposition, diba? Mm-hmm. So, ewan ko kung accurate ang sasabihin ko, sir, pero your pre-belief, yung pre-belief, yung presupposition mo is Christian theism. Yep. So ang sa akin kasi, sir, is ang pre-belief ko is naturalism. Yep. Ang naturalism, for the benefit ng sa mga nakikinig, is that we as naturalists, ang worldview namin is only the natural world exists. Mm-hmm. And we as much as possible, hindi namin pinapansin yung any supernatural claim. Mm-hmm. So,
kung magsisimula ako dun sa ganung worldview, then naturally yung mga things like mga divine deities, mm-hmm. yung mga god or gods, mm-hmm. ghosts, yung iba pang religion kagaya ng mga concept of reincarnation, karma, mm-hmm. spirit. So lahat 'yon ini-ignore ng isang naturalist, diba? So ang basehan ng isang naturalist kung bakit niya ginagawa 'to is because it satisfies yung philosophy ng Occam's razor, diba? The less mm-hmm. assumptions the better. I'm putting it very coarsely pero 'yun yung pinaka prinsipyo niya. The less na magdedepende ka sa mga assumptions, mm-hmm. mas maglalapit ka papunta mm-hmm. sa reality, diba? Kasi ang preference ko to eliminate the supernatural, not because kiniklaim ko na walang supernatural. Okay. Ang ginagawa ko siya kasi by definition, supernatural events mm-hmm. cannot be proven by natural means. Yeah. So sabihin nating supernatural, may Diyos, mm-hmm. may espiritu. Mm-hmm. Kung mag-i-invest ako ng oras para maniwala doon, mm-hmm. maghahanap ako ng paraan para i-justify siya using mm-hmm. natural means. Kasi hindi ko alam kung mag-agree ka din dito, sir. Hindi naman natin ma-access yung supernatural. Tama ba? Sa Christian worldview, sir, we have access to that by revelation from God. Actually, how I access that, kung paano ko siya na-access, meron ka ring access. Merong access lahat. Lahat ng tao. Mm. So, sabihin natin meron kang revelation from God, sir. Yep. Paano mo na sasabi or na-justify na totoo itong revelation na to from God? Yun, because a denial of this, a denial that the Bible is the revelation from God will reduce someone's worldview into absurdity. Yeah, because yun nga yung presupposition mo, yeah. Na dun ka nagsimula. Impossibility ergo, of the contrary. Oo, ergo mismong yung logic will not make sense without the Christian worldview. Yep. Pero ako bilang naturalist, syempre hindi ako naniniwala doon. Yeah. So nabanggit mo kanina na ang atheist mayroong objections patungkol sa Biblia, mayroong objections pa pagdating sa Christian morality, mm-hmm. even cosmology on theistic means, yung origins ng universe, kung Diyos ba talaga nagsimula, syempre magdi-disagree kami noon. Yeah. So ang sa akin, kung magkakaroon ako ng justification para doon sa lahat ng yun, mm-hmm. no, then hindi mo na pwedeng sabihin, sir, na yung pag-deny ko sa iyong Diyos means that ginagawa kong absurdity yung paniniwala ko. Tama ba? Pakiulit nga. Okay, so sabi mo kanina, sir, meron kami mga objections about the Bible, sa mga contradictions, mayroon akong objection patungkol sa Christian morality, mm-hmm. you know. And kung walang Christian worldview, hindi mm-hmm. namin to ma-justify. So if we can provide justifications dun sa mga yun, yeah. then it would follow na yung claim mo, sir, na without God, we cannot prove anything. And therefore, false. It will reduce us to absurdity. Yep. It's false. Yeah. Diba? So, if, diba? Mm. Ang laking if nun. Mm. Tama, diba? Yeah. So, ang sa akin kasi, diba, magkaiba tayo ng worldview eh. Sa iyo, sir, theism. Sa akin, naturalism. Mm-hmm. So, syempre, sa akin, ia-appeal ko yung morals ko, mm-hmm. yung logic ko, mm-hmm. on a natural means. Yeah. Diba? So, siguro, pwede ako magsimula sa morality. Mm-hmm. Pag ako nag define ng morally good, morally bad without God, ginagawa ko siya on a naturalistic worldview. Yes. So ang sa akin kasi, sir, ang morality is entirely subjective. Mm-hmm. Ang definition natin ng good or bad comes from human beings. Okay. Kapag ka walang human beings, walang morality. Okay. And actually, kasabay niyan yung logic. Kung walang human beings, walang logic. Mm-hmm. Pwedeng magtanong? Paano mo, sige, sir.
paano mo isasagutin yun? Sabi mo kung walang human being, walang logic. Oo. Before human being, could the universe exist and not exist at the same time and in the same sense? No. If no, then meron ng law of non-contradiction before human being. Oo. Ang sinasabi ko dito, sir, is magkaiba yung yung real world events and yung logical statements, di ba? Mm-hmm. So ang sinasabi ko, sir, logical statements, it needs humans para mag-exist, di ba? Kasi kung walang humans, walang thinking minds para magkaroon ng logical statements. So sabi natin, walang tao, walang hayop, walang tao, walang mga nag-iisip, no? The universe will continue on its way. Mm-hmm. Unbothered by us. So yung sa universe, mm-hmm, mag-exist pa rin siya using the laws that it knows kahit pa wala tayo o meron. Mm-hmm. Yun. So ganun ko siya nakikita. Perceive. Okay. Kasi yun nga, sabi ko, logic is, hindi ko sabing logic is subjective. Logic is a tool na ginagamit ng tao. Logic is a tool na dinevelop ng tao para i-describe yung reality as close to the truth as possible. Universal kaya yung laws of logic? No. No. So, ibig sabihin, kapag pumunta ka sa Mars, hindi na mag-a-apply ang laws of logic doon? Or... No, in that sense. Hindi sa ganun sense, sir. So, what do you mean by hindi siya universal? Hindi siya universal in terms of yung laws of logic natin is a description of reality. Diba? So, let's say yung, for example... Sorry. Sige. Yung kunwari, the law of non-contradiction. Diba? Mm. Nakikita natin yung law of non-contradiction. Na-describe natin yung law of non-contradiction based on our observation of reality. So nakita natin, itong bagay na to hindi pwedeng nandito tsaka nandun at the same time. That would be a contradiction. Diba? Yep. So ganun ko siya nakikita. Naging absolute yung logical statements natin, mm-hmm, in a sense na yung perception natin ng reality is consistent since day one, since nagkaroon tayo ng thinking minds para i-perceive yung reality. Okay. So the moment na magkaroon ng event which contradicts the laws of logic, by then that would make it non-universal. Pero since yung perception natin ng reality is the same, the past, the present, and the future, we see it as universal. So ibig sabihin, merong sa ngayon, ang laws of logic ba ay universal or hindi? Mm, it is. So universal siya ngayon. Ibig sabihin, wala kang certainty if magiging universal pa rin siya in the future or 10 exactly. seconds later. 10 seconds later. Exactly. Pero do you really live exactly that way na ang law of non-contradiction ay hindi na magiging universal mamayang 11 p.m.? No. So ibig sabihin you presuppose that laws of logic will work ilang minutes from now, ilang oras from now, ilang days from now without even thinking about it or tinitake for granted lang natin. Mm-hmm. Since na hindi mo naman siya iniisip, 'di ba, na uy, baka mamaya magbago ang laws of logic. Mm-hmm. So hindi ba siya parang somehow inconsistency sa part na isipin natin na ang laws of logic ay pwedeng hindi maging universal in the future when in fact kapag nabubuhay tayo ngayon, we are presupposing the laws of logic na para bang hindi ito nagbabago. Yun kasi yung sir, yung presupposition ko, di ba? Hindi ko naman dinedeny na may presupposition ako. Mm-hmm. So ang isang part ng presupposition ko as a naturalist is yung the natural world is mm-hmm, it is as is. So it is a necessary assumption to make na yung reality natin, mm-hmm, does not change, mm-hmm,
para mag-work yung ano na yun, yung presupposition na yun. And mm-hmm. that's exactly what you're doing then with God, di ba? Mm-hmm. So ang sa akin, sir, ang justification ko for the existence of the laws of logic mm-hmm. does not need a God, because yun nga, sabi ko nga, it comes from humans, it comes mm-hmm. from human perception of reality. Okay. And then I'm perfectly happy na aminin na hindi ako certain kung ito ay magbabago or hindi magbabago. It's my presupposition. Necessary presupposition ko siya. Mm-hmm. Nagre-rely ako sa induction, ba? If you're familiar with the problem of induction. Yep, David Hume and Bertrand Russell. Yeah. So, yun nga, para siyang necessary risk na kailangan kong i-take as a naturalist in order for me to live in this world. Kasi mm-hmm. ang sa akin naman, sir, hindi naman tayo, if I may dare say, hindi naman tayo nabubuhay sa mundong ito minuto-minuto, oras-oras na pinoproblema natin yung absolute 100% certainty ng mga bagay-bagay. We let go of sinabi ko kanina, we take these things for granted. Yes. Ang claim mo is that logical absolute, there is a possibility na hindi na ito maging certain in the future. And when we say in the future, that means an hour from now, 10 minutes from now. Mm-hmm. But ang question kasi doon is, do you live that way? Or does atheist live that way? That way meaning? Meaning, do they really live what they profess? Kasi kung pinoprofess ng isang atheist na posibleng magbago ang law of non-contradiction, posibleng hindi siya maging universal 10 seconds later, but an atheist opens his mouth uttering words that will mean the same thing 10 seconds ago, he is actually presupposing logic na universal at hindi nagbabago. Yun nga, sir. That's exactly what I said kanina, na yun ang necessary presupposition ko is the laws of logic and reality is unchanging in the past, in the present, and in the future para mamuhay sa mundong ito. Mm-hmm. Pero kung ipipin down natin yung 100% certainty, mm-hmm. sasabihin ko na I'm not 100% certain. And that is ang nanggagaling yun doon sa admission ko na I'm not all-knowing. Mm-hmm. Pwede akong magkamali. Pero alam mo ba na regardless kung hindi ka all-knowing or kung all-knowing ka, eh meron mm-hmm. tayong kami kasi sa Christian worldview, mm-hmm. meron kaming certainty that laws of logic will still work in the future with absolute certainty, at hindi kami nag-aalala doon. That's why we take these things for granted. We live this way na we take these things for granted at hindi namin iniisip na magbabago ba to. It's because ang foundation natin doon sa laws of logic na yun is yung mind ng God. Kaya ang atheist ay nakakapag-rationalize because they are made in the image of God. Pag sinabing they are made in the image, they are rational beings and they are moral beings. So, in our worldview, it makes sense at nagiging consistent din siya sa pamumuhay namin na the same yung claim namin sa kung paano kami mamuhay. At yun yung question ko kanina. Atheists profess that there can be change in the logical absolutes in the future, but do they live that way? Yeah, ang ano ko, sir, is nakikita ko yun as pares lang tayo ng ginagawa. Our presupposition necessarily forces us para masabi na the laws of nature, the laws of logic is consistent. Ang sa side mo lang, sir, is nidikit mo siya sa image of God. So, God is your ground, yung root mo ng laws of logic para maging unchanging siya. Yeah, kasi immaterial laws kasi siya. So, if naturalism is true, then how can immaterial things exist? Ayun nga. Ang sinasabi ko dun, sir, is that pagdating din sa Christian worldview, yung admission nyo, sir, hindi, yung
hindi mo pag-admit na the laws of logic, the laws of physics will change, won't change, di ba nga kasi it is rooted on God, is actually inaccurate. Kasi according to your Christian doctrine, God necessarily changes the laws of logic, the laws of physics every time para makapagawa ng miracles. Pardon me? Gagawin ko na lang... Parang wala ata akong ganong presupposition. Hindi, yun nga. Ang pwede kong gawing example dyan is the creation of the universe. Creation ex nihilo or creation from nothing. So, I have heard many apologists, ewan ko kung mag-agree ka sa kanila, especially William Lane Craig and ang tawag dito, sila... Basta yung mga Christian apologists. Okay. Yung sabi nila na creation ex nihilo, creation from nothing is possible because of God. But, logically speaking, something cannot come from nothing. So, doon pa lang, in-upbend na ni God yung logical laws to suit his needs. So, with that being said, I will dare say na hindi mo rin maja-justify or magagarantee na the laws of physics, the laws of logic, the laws of reality will be the same tomorrow. Kasi baka biglang mag-alboroto si God kinabukasan at biglang mag-miracle ng sangkaterba. Well, ang promise naman ng Panginoon, hanggat hindi pa siya dumadating, ay magkakaroon pa ng certain uniformity ang nature that includes the laws of logic. So, yun yung promise niya. Yeah, meron pero kami, meron kami, parang careless ang statement na baka mag-alboroto siya bigla. Hindi kasi ganun ang God of Scriptures. So, meron siyang promise ng certain uniformity sa nature. Ang mababasa natin yun sa Genesis 1:22 ata. While earth remains, seed time harvest will be regular. So the sun will continuously rise from the east and sets in the west. So meron kaming kasiguraduhan. Bukas, mamaya, sisilang ang araw sa east at meron kaming certainty doon. Now, ano pa ba? Ganon din sa laws of logic. Hindi po inconsistent ang miracle sa laws of logic because miracle is miracle. And natural phenomenon is natural phenomenon. Nagiging strange ang miracle dahil miracle is outside from natural phenomenon. Ang creation ng universe is not an natural phenomenon. It is an extraordinary supernatural phenomenon that only God can do or the God of the universe can do. So, therefore, supernatural events are miracles, right? Yep. So, miracle nga yung mga ginawa ng God. Kasi ang sabi mo kanina, sir, hindi siya miracles. Wait lang ha. Genesis 8:22 pala yun. While earth remains, seed time harvest. For the record lang. Okay. So the question remains, sir, na still yung miracles na pini-perform ni God necessarily changes the way the laws of logic and reality works. No, kasi sabi ko nga umalis ka na sa natural. Napunta ka na sa supernatural. Sabi ko nga ang miracle is outside of the supernatural. So logically speaking, if miracle is outside of the natural phenomenon, yeah, if it's outside of natural phenomenon, if we apply the law of non-contradiction, there can a miracle and natural phenomenon be at the same time and in the same sense? Of course not. Yes. So, consistent lang si miracle at consistent din kung paano ang mga natural phenomena dito sa mundo since na binigyan tayo ng certain uniformity ng ating Panginoon. Hindi ko mag-grasp kung paano yun naging consistent. For example, do you believe that are you familiar with the uniformity of nature siguro? For the sake of the audience, sir, explain mo na lang din. Okay, uniformity of nature, yun yung sinasabi ko kanina. So Genesis 8:22, sabi doon, while the earth remains, seed time harvest,
And cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. So itong sir, itong uniformity of nature na ito, ito yung very foundation na ginagamit natin to actually use scientific methods. Marami ako mga nakakausap na atheist, science wins, religion loses. It is as if na merong dichotomy yung dalawa when in fact, it is actually false. Wala pong pag-aaway ang science and religion. In fact, we, Christian, in the Christian religion, we do scientific methods. So, ang pinaka-presupposition ng isang scientist doing his scientific experiment is he is relying upon the uniformity of nature. For example, pag siya ay nagpapakulo ng tubig, he expects uniformity na after ilang minuto of heat, kukulo siya. And nangyari yan from the past hanggang ngayon, still nangyayari yan. And why we believe that, we have epistemological grounds to believe that. I would like to know, sa atheistic perspective, how can they know what they know in regard to kung meron bang uniformity or wala? Ang tulad nga ng sinabi ko kanina, sir, it all comes down to our presupposition, diba? So, ang mga scientists, they assume the uniformity of nature because of inductive reasoning, diba? Yung pagkulo ng tubig, for a million years in the past, kumulo ang tubig, it is safe to assume na kukulo ang tubig dito sa experiment na to. Yeah, so, but that's begging the question. But that's begging the question. For example, how can you prove na kukulo yung tubig? So, ang gagawin mo is ipipresuppose mo na yung bagay or you are now assuming the very thing you're trying to prove dahil kumulo siya in the past. So, you are already appealing to the uniformity or yung induction na binanggit mo kanina. Diba? At yun yung problema ni David Hume and Bertrand Russell na hindi sila nakakalabas sa circularity na to. Palagi nilang binibeg ang question when appealing to induction. Now, how can we escape that problem of induction? We cannot, sir. Sa ano? Yeah, we cannot. And I will dare say again, neither can the Christian worldview. Dahil yung presupposition na yung God na pinaniniwalaan mo is the foundation of your reality comes from, tulad ng sinabi mo kanina, sir, from the Bible, right? But who wrote? He did not came from the Bible. Sige, sir. Ito mas ang God of Christianity ay hindi siya galing sa Biblia. What I'm trying to say is saan mo nakuha yung special revelation na God is real and therefore you can root your rationality on God. Okay. Oh, basically the Bible is true because God exists. Without God, the Bible is false. Now, when it comes to ultimate authority, sir, hindi ka pwedeng magkaroon ng ibang ultimate authority aside from your ultimate authority. Mm-hmm. And ang claim ko kanina, the God's word is my ultimate authority. Yeah. Once which is the Bible. Once I deny my ultimate authority, then ano ang substitute natin? Hindi ko naman sinasabi sa mga atheist friends natin na i-give up nila yung kanilang authority, which is rationality. Ang kailangan lang natin malaman doon kung saan siya nanggaling. Is kung paano nila ma-justify itong mga realities na ginagamit nila, such as science, laws of logic, etc., etc. Now, in the Christian worldview, since God exists, meron siyang itinatag na certain uniformity, which is certainly true, at nagagamit natin ang scientific method. We can rely na kapag gagawa tayo ng scientific experiment ngayon, we will be having same results over and over again. That is why medicine sa mga sakit ay nare-reproduce. Dahil same result ang nagagawa ng mga scientists na to when they do scientific experimentation or scientific method. Sige. Okay, sir. Now, for atheists, paano kaya yun? Okay. So, sige, unpack ko lang yung kanina. Tag dito. Yung sa existence ni God, paano mo ma-justify yung statement na yun ulit, sir? From the impossibility of the contrary, without the God of this universe, again, you cannot make sense of the necessary preconditions of intelligibility. At binanggit pero ko yung, that's part of your claim. That's the argument, the impossibility of the contrary.
Yeah, I'm ang sinasabi ko dito, sir, is 'di ba, sinabi mo kanina, sir, sa akin that yung statement ko kanina is begging the question. Yeah. I will dare say again that your statement also begs the question. Yeah. So, at inexplain ko siya, yeah, at inexplain ko siya kanina na when you have your ultimate authority, hindi ka pwedeng mag-claim ng another ultimate authority. Because once you use another authority, so that becomes your ultimate authority and you have abandoned your claim as something to be an ultimate authority. Who is your ultimate authority, sir? God and His word. Paano mo siya nilagay bilang ultimate authority? Paano ko siya nilagay bilang ultimate authority? Kasi you start from birth. Okay, you have no capability of believing or disbelieving in God. Tas all of a sudden, you put God in that authority. How did that happen? The same answer, because without this God, I cannot make sense of science, I cannot make sense of logic, I cannot make sense of morality. So, yun. Yun yung pinaka-foundation namin, sir, na kung bakit. Yun yung pinaka-revelational, epistemological. How we know what we know, paano namin nalaman itong mga bagay na to. How we know that laws of logic will still work in the future as it was in the past. How we know that there is certain uniformity in the future na kapareho lang din ng mga results nangyari sa past. So, yun. Okay, kasi sa nakikita ko dun, sir, sa iyong argument is malapit na siya sa, you know, sa God of the Gaps. And let me explain. Ang pinaka loose translation ko nun, I'm sorry, ayaw kong ma-misinterpret yung argument, okay, ko, sir, pero ang pinaka loose translation ko dun, sir, is ayaw kong maging uncertain sa reality ko, therefore I believe in God. Hindi kami gumagamit ng ganun. Oh, kaya nga ang very presupposition namin, 'di ba, is the certainty that God exists. Kaya siya hindi God of the Gaps, kasi if let's say for example, generic theism, 'di ba? So sa generic theism kasi sa totoo lang, kaya hindi namin siya ginagamit dahil evidence first before God. Hindi lang 'yon, na disprove siya by using God of the Gap argument or yes, God of the Gaps exactly. argument. Oo. Kaya hindi ko siya ginagamit. Kaya presupposition, because we start from the presupposition that God exists. Because God exists, therefore, ang sa classical po, this and this and this, therefore, God exists. Nakuha mo yung difference? So, hindi siya God of the Gaps. Hindi siya pasok. Okay. Ang sa nakikita ko, sir, I will continue to assert na sorry na interrupt kita. Hindi, okay lang. I will continue to assert that it is part of the God of the Gaps, kasi let me explain, sir. You presuppose first that God exists, yep. Diba? So ang dahilan mo, sir, kung bakit mo pinresuppose nung una pa lang na God exists is dahil without God hindi mo ma-make sense ang reality. Yeah. Pero what if I can make sense of reality? Therefore, you would not need a God. Yes, so, ang nasa nakikita ko dun, sir, since sa ibang tao, they can make sense of their reality without a God, in my view, you are plugging that God para ma-make sense mo yung reality mo. Therefore, consistent siya sa iyong presupposition. And, ang pinagkaiwa lang natin, sir, we have different presuppositions. Yeah. And sa ganitong klase ng discourse, ipinapakita namin sa mga nakakausap namin na even though sila ay professing atheists, they use Christian presuppositions to live what they live. Yep, I'm aware of your belief in that. at sinabi ko sa kanina, 'di ba, nung pinaliwanag ko yung laws of logic, na sabi mo na it can there is a chance that it can change in the future. As pag naniniwala ka rin sa Christian theism, there is also a chance that it can change in the future. So we're not that the same. We are not that different. No, that's not my claim. Sabi ko nga, there is certain uniformity and universality sa laws of logic. Na dinefend mo, sir, gamit ang Bible verse. It cannot change now, it cannot change then. But it did change in the past.
It necessarily, God necessarily has to change the laws of the reality para magawa ang universe from nothing. Sabi ko nga sa'yo, miracle is miracle, natural phenomenon is natural phenomenon. Yeah, but merong certain is... merong certain identity ang miracle. So a thing is what it is. Miracle is miracle. Merong certain identity ang natural phenomenon. Natural phenomenon, it is what it is. Yeah, ang tanong ko sa miracle, sir, is a miracle necessarily a supernatural event? Yep. So if supernatural event ang isang miracle, then hindi siya pwedeng mangyari naturally. Hindi siya pwedeng mangyari naturally as perceived by, for example, kapag gumamit ka ng scientific method. Oh yeah, so for, yeah. So for example, gusto mong gamitin yung scientific method as a tool to detect miracle, that would be absurd. Pero ang sinasabi mo, sir, na ang supernatural events, pwede pa rin siyang maging natural. Basta naiintindihan lang siya natin using our natural tools. Wala ata akong sinabing ganun. Parang yun yung pagkakaintindi. Kasi pag... Wala yung... akong sinabing ganun. Okay. Yeah, wala akong sinabing ganun. Kasi ang dating sa akin nun, supernatural siguro, event. Siguro ipaliwanag ko na lang sa iyo, no, na ang creator ng universe natin is a transcendent being. He transcends space and time. So as a creator at miracle worker. Hindi siya dependent sa mga physical laws. Would kaya you say na, that kaya he, nga sa Diyos. Okay, would you say na he also transcends natural laws? Yep. So kung nagta-transcend siya sa natural laws, sir, it follows na kailangan niyang buwagin yung natural laws para makagawa ng supernatural events. No, kasi yan yung kanyang nature as God. That is his very being. That is his very nature. So, sige, ganito na lang, sir. For him to do that, he must change first his nature. Mm-hmm. Pero hindi kasi ganun ang Diyos. Hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang nature as a transcendent being para lang patunayan sa mga tao that he exists. Mm-hmm. Wag na tayong pumunta dun sa pagpapatunay niya sa mga tao. Let's okay. Dun tayo sa ito, sir. Do you agree kapag sinabi ko, sir, na ang creation from nothing is a natural event? Creation from nothing, and it occur naturally. Hindi. Based on my presupposition, it cannot. Okay. It cannot happen if naturally, ha? Okay. Ayun. So, it follows that creation from nothing must exist supernaturally. Yes, sir. So, if God created the world from nothing, it also follows na kailangan niyang lumabas sa natural world para mag-create ng nothing. From nothing. From super. Siguro ang ibig mong sabihin, kailangan niya lumabas from supernatural realm? No. Kailangan niya yung supernatural realm at kailangan niyang lumabas from the natural realm para gumawa ng logical impossibility of creation from nothing. Well, kung wala pang universe and kung sabihin na natin, kung wala pang natural universe or physical universe na nag-i-exist, then ang nag-i-exist lang ay ang Diyos, then wala siyang dapat na sa term na ginamit mo kanina, lumabas, di ba? Yun. So kung wala pang physical universe, hindi niya kailangan gawin yun. Now, kung magkikreate siya ng physical universe at siya ay isang internal infinite God, hindi bound by space and time, so... Pero the event itself, the act of creating from nothing. The act of creating from nothing. Is a supernatural work. Yes, so, therefore, ang ginawa ng Diyos is supernatural act. Yeah, supernatural act talaga. Kung kumbaga, for example, kung nakikita mo yung kamay ko sa screen. Yeah, nakikita mo yung kamay ko sa screen. Yes. Can I create something out from nothing dito sa kamay ko? Of course. You cannot because nakabound ka sa conformity of nature dito sa mundo. Hindi lang yun. Pero you agree. tayong mga tao is not able to do that unless okay. Yeah, pero the bottom line is you can't do that because nakabound ka. Yes, you can't do miracles. I'm not God.
Yeah, because hindi siya naka-bound ka dito sa natural realm. Yep. So God has to go out of that realm para makagawa ng something illogical such as creating something out of nothing. Kung nauunawaan mo yung salitang transcendent, hindi niya kailangan lumabas doon kasi he transcends space and time. And also he is all present. Yep. Yeah, kaya hindi na siya lalabas kasi nandun na rin siya. Immanent siya at siya po ay transcendent being. Yeah, so, that's what salamat, I'm saying. Salamat pala. Gusto kong i-comment dahil tinatanggap mo yung idea na sinasabi ko sa'yo. Yes, sir. This is my ultimate goal para Actually, nag-enjoy ako mag-discourse. Hindi ba ako stressful kausap? Alam ko. Hindi. Kamaingay. Huwag maingay. Okay. Ayun, so yeah. Napakagandang conversation and siguro kasi magwa 1 hour na, let's just siguro say our final words. I-finalize natin yung sa sinasabi ko, sir. I'll start first and then I'll give you the last word. Okay, so yun ang haba ng conversation natin dun sa miracles, sa going from the supernatural to the natural, kasi ang pinupunto ko dito, sir, is yung inyong certainty na the natural world will continue to be consistent and has continued to be existent and it na nag-continue siya na maging consistent in the past is wrong. Kasi nangyari na yun dati and posible pa yung mangyari ngayon because technically and by your definition, God can do anything including doing supernatural and illogical stuff like doing something creating something out of nothing, and if I may also add, being in two places at the same time, which defeats the law of non-contradiction. So yun lang yung aking pinupunto. And then siguro ang final words ko na dito is Christian theism using presupposition apologetics. For me personally, hindi siya nalalayo sa naturalism in a sense na we both have presuppositions and I'm sure you will agree with that. Ang hindi lang tayo agree is the ultimate source of it. Mm-hmm. Siguro. Yun na lang sasabihin ko. Sige, sir. You may do your final say. Siguro, doon na lang ako magko-comment para tipid sa oras. Doon sa sinabi mo na being in two places at the same time, you assume a naturalistic view of God. Na for example, nandito siya katabi ko ngayon at nandyan din siya katabi mo na sa likod lang. Pag pinaliwanag po natin yung transcendent, I don't know the Tagalog of... Hirap, di ba? Of transcendent. I don't know the Tagalog of transcendent and immanent. He is in all places, not just in two places. He is in all places at the same time and in the same sense. Why? That is his identity. And hindi siya contradicting sa law of logic kasi pwede natin siyang i-apply sa law of identity that God can be if God is transcendent then he is transcendent. God cannot be transcendent at the same time and not at the same time and in the same sense. So that is his nature and ano pa ba yung mga nabanggit mo kanina? Wala na, kalimutan. Hindi siya nalalayo. Yun. Hindi siya nalalayo. Uulitin ko na lang at i-emphasize ko para sa benefit din ng mga viewer namin. Ang mga atheists ay meron silang claim regarding certain laws na maaaring magbago in the future such as laws of physics, laws of logic, laws of science, and yung mga bagay na ito ay posibleng magbago in the future. Pero ang tanong ko sa mga viewers natin at kay Sir Mar, Lord be willing kapag nangyari yung gusto nating mangyari. Does atheists really live that way na may posibleng magbago? Iniisip kaya nila na posibleng magbago or namumuhay sila na as if hindi ito nagbabago? I am certain of this na atheist doesn't live that way. They profess na merong chance na magbago ang uniformity of nature. Merong chance na magbago ang laws of logic in the future, pero hindi sila ganun mamuhay. They live like
nothing will happen in the future. So para sa okay lang, nadagdagan ko yung sasabihin ko. That's fine. That's fine, Okay, sir. so para sa mga nakikinig sa atin ngayon and kay Sir Mar, mahal na mahal po namin kayo. That's why we do this. Hindi kami nakikipag anong tawag doon? Yung nakikipag name calling ba yung salitang Ad BOBO? hominem. O salitang BOBO na palagi naming naririnig sa mga atheist, and salamat dahil salamat sa Panginoon dahil merong Mar na nagre-represent sa inyo, at naway ang pakiusap ko sa mga kapwa ateista. And I hope also Sir Mar would alam naman natin na hindi mo sila hawak, but kung tinitingnan kanila na as fellow atheist at nakakahiya sa mga kapwa atheist natin, parang sa Kristiyano, kung merong Kristiyano na mamamatay tao at sinasabing Kristiyano ako, nasisira ang profession ng ibang mga Kristiyano. So sana ganun din sa atheism, alagaan nila yung kanilang profession, maging rational sila kausap. And I would urge my atheist friends to repent of their sins, turn away from their sins, and trust Jesus Christ, the maker of all things. Tanging ang Panginoon lang po natin, ang daan patungo sa kaligtasan. Amen. All right. So again, maraming salamat Sir Jordan sa opportunity na to. Napakagandang conversation, if I'm bitin, missing. No? Bitin, tama. Pero pasensya ka na, sir, kasi I have to limit the time dahil bulok yung aking equipment. So, i-re-upload ko to, okay, using my own backdrop and everything fully. Mm-hmm. So, ayokong i-cut siya para lang makaya ng equipment. Ah, okay. So, okay. I understand. I have to limit it to 1 hour. Pero siguro if time will be willing, idaan natin to a much much more formal debate, I guess, siguro. Amen. Sa ibang platform na lang, like Discourse of Pinas, shout out na lang din sa Discourse of Pinas. Ang ano ko lang dun sa Discourse of Pinas is the quality of the video and the audio. Actually, that's sa nakikita ko, sir, sa mga past episodes, that's not the moderator's fault. It's always been the participants. So I'm confident, since pares naman tayong decent, if not great, at least workable equipment for okay, us to use, na malinaw ang boses. Yun yung importante. Malinaw ang boses, walang yung delay. Boses, oh. Yun. So, okay. Medyo ang dami ko nang nakuhang oras eh, sir. Okay lang yan. Actually, ang pag-uusap nga namin sa Atheist kagabi, umabot ng ano eh. Umabot kami ng 12:30. Oo. Oh. Layo, ang tagal naman nun. Oo, dahil hindi siya ganito kasi makipag-usap na ito ang view ng Christianity. Meron ba dito nun sa page mo? Hindi, sige. Sa shout ibang out araw, na lang kay shout out na lang kay Omar Sulayo. Siya yung kausap ko kagabi. I hope magkaroon pa kami ng one-on-one sa mga susunod na araw. Salamat sa table talk. Nanonood ba siya ngayon dito? Pwede, gusto ko siyang interviewin. I hope so. Sige, interview. Hanapin ko siya. Imbitahan ko siya para ma-interview ko rin. Para ma-pick ko din yung kanyang side. Oo naman. Maganda kung makakausap mo siya para ma-impluensyahan mo siya ng tamang thinking. Okay. So, yun. Sige. We'll end na lang this live discussion. Okay, paalam ka muna sa ano, mga viewers natin. We have 57 to 70 viewers, by the way. Sa ating 57 to 70 viewers, salamat sa pag-stay up hanggang 11. Kinain namin ng isang oras ng inyong buhay para makinig sa amin dalawa. So, kung may napulutan kayong aral from both sides, from the theist side, from the atheist side, yun lang naman ang habol namin. Mm-hmm. And kung pagpatuloy natin na i-promote yung gantong usapan, para naman at least ngayong quarantine period, marami tayong nagiging meaningful ang pag-spend natin ng quarantine period. Yeah. Yun lang yeah. naman. Okay. So, I guess this is it, sir. Okay. Okay, till next time. Till our update. Next discussion po. Update na lang. Okay. Okay, so salamat sa mga viewers natin online. Ayun, sumagot si Omar. You can get in touch with Sir Mar.
So, God bless you all. Have a great day. We'll end the meeting. Thank you.